Kitchen, welcome to another episode ng ating Brojay's Kitchen. Kung bago kayo dito, ito ang Brojay's Kitchen. Nag-share tayo ng mga ulam ideas para sa ating mga ka-kitchen. So, for today's episode, another pasta dish ang ating gagawin. Ano? Another quick and easy pasta dish. Bali makakasama to sa ating lineup ng ating pasta serie. So, today gagawa tayo ng simpleng carbonara. Bakit ko sinabing simple? Kasi ito yung classic carbonara na ginagawa nila na gagamit lang ng egg, cheese, and pepper. So, tayo mga Pilipino, mas common yung carbonara na ginagamitan ng cream sauce. So, pero this time, gagawin natin yung classic na paggawa ng carbonara. Ang gamit yung egg. So, mag-start tayo para sa ating carbonara dish. Ito yung ating mga ingredients. Okay mga ka-kitchen, para sa ating carbonara, gagamit tayo ng eggs, cheese, and pepper. And para sa ating protein, gagamit tayo ng longganisa. So, yung sausage meat ang ating gagamitin, ano? And yung ating pasta spaghetti. Para sa egg natin, ang gagamitin natin dami ay 5 egg yolks at saka isang buong egg. So, hindi ko masyadong hindi ko na masyadong sinala yung egg yolk. So, okay lang yan, may kasampang mga puti. Tapos ang ating cheese, gagamit tayo ng grated na Parmesan and Romano cheese. So, may mga nabibili na Parmesan lang. Yung nabili natin this time is yung combination ng Parmesan and Romano cheese. Kung meron kayong budget and mas prepared ninyo, pwede rin kayo bumili ng mga blocks na cheese and kayo yung mag-grate. Tapos, ang ating namang sausage or ang ating local longganisa, bali, tatanggalin lang natin siya sa kanyang yung casing, and then ito yung gagamitin natin. Traditionally, mga ginagamit na meat for carbonara ay yung guanciale o yung pig's cheek. Yun yung ginagamit ng mga Italian. Ano? Meron tayong, gagamit din tayo ng konting olive oil para lang sa pagluto natin o pag-render ng pots nitong ating sausage meat. So, ayan yung ating mga ingredients, mga ka-kitchen. So, mga ka-kitchen, umpisa na natin ang pagluluto, no? Unahin ulit natin yung ating pasta. So, as usual, hindi natin siya ilulutuin ng sagad, no? Dahil yung ating gagawin is, again, one burner lang yung gamit natin. So, lulutuin lang natin siya medyo a little halfway nung cooking time na binigay ng package natin. So, 10 minutes to, mga around 4 to 5 minutes. Hahanguin na natin siya para gawin naman natin yung ating meat. No? So, mga kalahati lang. 1 kilo kasi yung pack na nabili ko. So, mga kalahati lang. Good for 5 na to. So, 5 kami siya dito sa pamilya. So, enough na yan para sa servings ng ating mga kasama sa bahay. No? So, lulutuin lang natin to. So, habang niluluto natin yan, gusto ko lang din mag-shoutout doon sa ating mga tropa dyan sa Namria. Sana nag-subscribe na kayo and patuloy kayong manood at magabang ng ating mga episode for ating Brojay's Kitchen. Ganun din, gusto ko rin i-greet, i-shoutout doon sa ating siguro yung youngest viewer natin. Binabati ko lang si Chloe. Hi, Chloe! So, I hope you're enjoying yung ating videos dito sa Brojay's Kitchen. So, yan. Lutuin lang natin siya halfway, ano? So, habang ginagawa naman natin to, or habang niluluto natin yung ating pasta, imimix na natin yung ating egg, cheese, and pepper. Okay, para
Sa pinaka-sauce natin, imimix na natin yung ating egg yolks, yung ating one whole egg, and then yung ating cheese. Mix natin siya. And pepper. So sa pepper, kung ano yung type ninyong pepper na gamitin, ano, pwedeng white pepper, pwedeng black pepper. Yung iba kasi gumagamit ng white pepper, dalayan nila nung yung mga itim-itim na nakikita doon sa pinaka sauce. So yan na yung ano, nakaready na yung ating sauce for ating carbonara. So lulutuin naman natin yung ating pinaka meat. So set aside muna natin to. Okay, mga kitchen, almost halfway na yung cooking ng ating pasta. So tabi muna natin siya. At re-render natin yung parts ng ating sausage, ano. Alisin natin yung casing, pinaka-casing ng ating sausage. So, lagay na natin dito. So, tatanggalin mo lang naman. Hindi pwede pa lang i-press. So, kahit na anong local longganisa na available, pwede nyo gamitin, no? Yung ating nabili is from Biscaya to. So, medyo garlicky daw itong sausage na to, eh. So, yan mga ka-kitchen. I-ano natin. Render natin yung parts niyan. Sinabi ko kanina, meron tayong oil, ano? Pero actually, kung maganda yung ano, marami yung taba ng inyong longganisa, yung tamang dami ng taba, pwede nyo nang hindi lagyan ng olive oil. Papalabasin natin yung mismong parts ng ating longganisa. Yan. Medyo ba lang natin kasi sinun. Yan. Medyo sa case na to, hindi ganun ka karami yung parts niya, so dagdag lang tayo ng konting oil para may pagkalutuan. Pero yung meron kasing mga gumagawa ng longganisa na ano, mas marami talaga yung meat, so dinagdagan natin ng konting oil. Medyo pababrown lang natin to. Kung guansale yung ginamit ninyo or bacon, pwede rin yun. Yun din yung mga ibang options na ginagamit para sa pinaka-meat nito. So, yan. Okay, para sa atin mga kitchen, tama na yung pagka-brown ng ating meat ng longganisa, no? So, lalagay na natin yung ating pasta. Diretso na yan. Hindi, tandaan mga kitchen, hindi tayo naghuhugas ng pasta, no? Diretso yan sa pan. So, remind ko lang kanina, niluto natin yung pasta natin ng hindi sagad, ano? Hindi sagad dun sa instruction ng packaging niya. Kasi nga, one burner lang yung gamit natin. So, maluluto na siya dun sa kanyang, ano, hot water na pinagmituan. So, ito. Dose na natin siya dun sa ating meat kanina. So, parang ano na rin to, eh. Parang dinidiglaze na rin niya yung pan. So, lagyan ng konting pasta water para lang maalis yung dikit ng ano, i-glaze siya. Yan. So, tama lang yung
pagka al dente ng ating pasta, hindi siya malata kasi hindi natin sinagad ng luto kanina, mga kapitin. So, okay na to. Ready na to. Tingnan natin, ready na to. Bimix na natin siya sa ating mixture. Yung pinaka-sauce natin kanina, yung mixture ng ating egg at saka ng cheese. Okay, mimix natin. No? Mag-mimix lang muna tayo ng konti dun sa ating mixture. Tempering, ano, para hindi, ano, kasi pag binigla mo, buhos lahat siya, madami yung pasta, mabibigla yung ating mixture ng egg. Eh, nang mangyayari dyan, magmumukhang scrambled egg yan, no? So, maglalagay ka lang muna ng konti, tapos mix mo na siya. Yan. So, ito yung ating carbonara na gamit ay longganisa, imbis na guanciale or bacon. So, mix mo lang maigi. At this point, pwede mo na siyang i-season pa ng salt and pepper kung gusto mo. Or pepper lang, and mag-add din ng cheese. Okay mga kitchen, pi-plate na natin yung ating carbonara. So, yan. So, yan mga kakitchen, yung ating carbonara with longganisa. Tapos, lagyan natin ng, tatap natin siya ulit ng ating parmesan cheese. And, pwede natin siya i-pair ng ating artisan herb bread. So, yung bread na ginawa natin, ayan, bali, yan yung pair. So, sa mga susunod na episode natin, tuturo din natin yung paggawa ng ating no-knead herb bread. Tapos, pwede nyo rin siyang lagyan ng ano, pepper. So, nasa sa inyo yun, kung gusto nyo pa na mas peppery yung taste. So, pwede rin. So, yan mga kakitchen, ang ating classic carbonara with longganisa. So ayan mga kakitchen, another pasta na naman yung ating ginawa ngayon. So kung gusto niyo balikan yung mga nauna nating ginawang pasta, meron tayong aglio olio at meron din tayong Charlie Chan or yung ating Asian style pasta. And this time, natapos natin ang ating carbonara with longganisa. So, ito na yung ating finished product. And sana na enjoy ninyo and sa mga susunod pa nating episode, huwag lang kalimutang mag-like, mag-subscribe, and share nyo na rin para mas marami tayong maging kakitchen. So hanggang sa muli mga kakitchen, huwag kakalimutan, everyday cooking can be special basta't ang secret ingredient is always love. Bye!